Ito siya oh, mga kabukid oh. Matagal nang natenga to. Sayang. Panghinayang. Nagkakahalaga ng milyon, natutulog lang, hindi mapakinabangan. Kasi nga sa sobrang baba ng palay ngayon, presyo ng palay natin umabot na ng 12. Aww. Ngayon, 2022. Ayan oh. Paano pa kami makakabawi sa sobrang baba? Tas ang mamahal naman ng produkto na ginagamit sa pagtatanim ng palay. Tulad na lang ng abono, krudo. Krudo na lang. Bumababa siya pero 2 piso, 4 na piso. Pag tumaas naman, 6 na piso. Paano pa kami makakabawi kaya? Ito. Kumbaga yung mga ibang parts ito, na parts out na. Kinabit muna sa isang repair nila. Oh, nawala na yung mapambelt dito. May kinuha din dito eh. Ayan oh. Yan. Yung transmission nito, kinuha din. Ayan. Wala na. Bali yung makina niya na lang. Yun oh. Kabukid. Ito yung tanke niya. Hindi pa. Ay, tanke ba to? Oo. Na diesel. Ayan oh. Ayan. Ito siya, mga kabukid. Transmission. Tapos baterya. Gulo niya yung trackpad niya. Yan. Oh. Ito yung budo niya. Medyo ayos pa itong budo niya. Oh. DC70 2016 model. Mga kabukid. Oh. Ito. Yung kabuoan niya. Yan. Ayan siya mga kabukid. Panghinayang lang. Kumbaga, hirap makabawi ngayon. Sa totoo lang. Sana naman, yung pag-aangkat nila ng bigas sa ibang bansa, sana yung atin na lang, tangkiliking. Nang sa ganon, tumaas naman ng palay. Kahit papano. Pag dinatnan pa ng bagyo, lalo nang bumababa ang presyo ng palay, paano naman ang mga magsasaka? Araw-araw tayong kumakain ng bigas, pero hindi natin garantisado kung naano ba ng chemical o ano. Kasi nga, inaangkat nila eh sa ibang bansa. Eh kung tangkilikin nila mismo ang atin, tapos pag nagkulang ng bigas, saka sila mag-aangkat ng ibang bansa, kumbaga punuan lang nila ng kakulangan, mas una sana nilang bibilhin ang ating palay kaysa sa or ang ating bigas kaysa sa ibang bansa. Yan, mga kabukid. Oh.